ang kahuli-huliang solid na fighter aircraft ng Pilipinas, ang Northrop F-5 Freedom Fighter. Ito nga po mga idol, ang pinakamalakas na fighter aircraft ng Pilipinas noong 1960s hanggang early 2000s. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Northrop F-5 mga idol ay isang family ng supersonic light fighter aircraft na dinisenyo at privately funded project noong late 1950s ng Northrop Corporation. Meron nga pong dalawang main models ang eroplanong ito, ang original na F-5A at F-5B Freedom Fighter. Ngunit kalaunan ay nagkaroon nga rin po ng updated version nito, ang F-5E at F-5F Tiger II. Ang disenyo ng eroplanong ito mga idol ay dinisenyo nga po itong maliit ngunit aerodynamic fighter na meron dalawang compact at high thrust General Electric J85 engines. Ang eroplano nga pong ito ay nakafocus sa performance at low cost maintenance. Dahil mas maliit at mas simple, kung ikukumpara sa McDonnell Douglas F4 Phantom 2, ang F5 ay mas murang buuin at i-operate. Kaya't hindi na nga po nakapagtataka mga idol kung bakit ang eroplanong ito ay sobrang sikat para sa export market. Bagamat dinisenyo nga po ang eroplanong ito bilang day air superiority role, ang aircraft ay capable din sa ground attack. Ang F-5A mga idol ay unang pumasok sa serbisyo noong early 1960s noong panahon ng Cold War. Sa timeline nga pong ito mga idol ay mahigit sa 800 units ang produce ng 1970s para sa US Allies. Bagamat ang United States Air Force mga idol, noong mga panahong iyon ay hindi nag-ooperate ng light fighter aircraft, ay bumuo nga rin po sila ng 1,200 units ng mga Northrop T-38 Talon trainer aircraft. Kung saan ito nga po mga idol ang naging basehan sa paggawa ng Northrop F-5. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong July 30, 1959 at introduced naman noong 1964. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1959 hanggang 1987 at meron nga pong mahigit sa 1,300 units ang mga naggawang ganito. Ang mga operators nga po nito mga idol ay ang Bahrain, Botswana, Brazil, Chile, Honduras, Iran, Kenya, South Korea, Mexico, Morocco, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Yemen. Habang former operators naman nga po nito ang Austria, Canada, Ethiopia, Greece, Indonesia, Iran, Jordan, Kingdom of Libya, Malaysia, Netherlands, North Yemen, Norway, Pilipinas, Saudi Arabia, Singapore, South Vietnam, Soviet Union, Sudan, United States, Venezuela at Vietnam. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isang crew. May haba nga po itong 14.6 meters, wingspan na 8.13 meters at height na 4.07 meters. Ang empty weight naman ito mga idol ay 4,347 kilograms, gross weight na 7,142 kilograms at maximum takeoff weight na 11,192 kilograms. Sa power plant mga idol ay meron nga po itong dalawang General Electric J85 GE21 afterburning turbojet engines. Para naman sa performance mga idol ay meron nga po itong maximum speed na Mach 1.63, maximum cruise speed na Mach 0.98, economical cruise speed na Mach 0.8 at stall speed na 330 km per hour. Para naman sa maximum range mga idol ay meron nga po itong 481 nautical miles, may combat radius na 120 nautical miles at ferry range na 2010 nautical miles. Ang service ceiling naman ito mga idol ay 15,800 meters, ngunit kapag ang isang engine lamang ang gumagana ay may service ceiling ito na 12,000 meters. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong dalawang 20mm M39A2 revolver cannon na may 280 rounds. Meron nga din po itong total na 7 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan, ang Hydra 70mm rockets, CRV-7 70mm rockets at SNEB 68mm rockets. Para sa missiles naman ay andyan nga po ang AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick at AIM-120 AMRAAM. Para naman sa bomba ay pwede nga po ito magdala ng Mark 80 series unguided bombs at PV bombs.
ang Philippine Air Force mga idol ay nag-acquire ng 37 units ng mga F-5A at F-5B mula 1965 hanggang 1998. Ang mga ito nga po ay ginamit ng 6th Tactical Fighter Squadron o mas kilala sa tawag na Cobra. Ang mga F-5 nga po ng Pilipinas mga idol ay sumailalim din sa mga upgrades kagaya ng overhaul ng 1970s upang ma-stretch ang kanilang service life hanggang 15 years. At noong 2005 nga po mga idol, ang Pilipinas ay tuluyan din ng commission ang mga natitira pang F-5A/B na mga fighter aircraft. Kabilang na nga po dito ang mga eroplano na natanggap ng Pilipinas mula sa Taiwan at South Korea. Mga idol, talaga nga naman pong ang F-5 Freedom Fighter ang pinakahuling solidong fighter aircraft ng Pilipinas. Ang sumunod na nga po dito ay ang mga F-A-50PH light fighter aircraft na mula sa South Korea. Kaya kung matutuloy nga po ang acquisition project para sa mga multi-role fighter aircraft, ay siguradong ito na nga po ang pinakamalakas na eroplano na matatanggap ng ating bansa. Mas lalakas nga po ang pwersa ng Pilipinas mga idol at mas magiging moderno ang ating mga kagamitan. Sana nga po mga idol ay maraming units ng mga modernong fighter aircraft ang mabili ng Pilipinas. At nang sa ganon ay makahabol nga po ang ating bansa sa mga ibang mga bansa na marami ding fighter aircrafts. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!